guys, welcome back sa aking channel, Rosana Salmon YTC. So, in this video, pag-uusapan na naman natin yung buhay ko. Buhay ko as OFW. So, marami kasi nagsasabi na mga OFW daw mo pera. Sabi, meron naman talaga kang pera. Yung sinasabi daming buwan-buwan, syempre. Pero, kahit ganun, meron kami sinasahod buwan-buwan, wala pa rin kami naiipon. Ay, meron pala. Meron nga pala kami naiipon. Hindi naman talaga na, na walang-wala talaga. As in, walang-wala. Meron naman. Papakita ko sa inyo kung ano yung naiipon ko bilang OFW. So, marami na naiipon. Una, stress. Pagod. Yung yat, yung pinakauna ko yung naiipon. Yung sakit sa katawan. Yung kalyo, sa putataba ko araw-araw, yun naiipon ko. Tapos, ang alawa ko namang naiipon is, walang iba, hindi, ipapakita ko lang sa inyo. Okay. Magbilang tayo, sa dami ng naiipon ko. Ipapakita ko sa inyo kung ilan nga ba ang naiipon ko bilang OFW worker. Dito sa Oman is next month, June 27, ako mag 4 years. 4 years na ako this coming June 27. Yung araw na dumating ako rito is June 27, 2017. So, ito lang naman yung naiipon ko, guys. Ito yung naiipon ko. May pagmamayabang ko talaga. Dahil hindi ako nakapag-abroad, hindi ako nakaipon ng ganito. Kalaki. Kapadami. Pakita ko sa inyo yung naiipon ko. Ibilangin ko pa rin. Ilan na bata? Masano na nga bata? So, sa sobrang dami nito, iniipon ko talaga ito. Para masasabi ko na may ipon ako. Kahit pa paano. So, ito napapakita ko na sa inyo. Tcharam! 1, 2, 3! Tantaram! Oh, ito yung ipon ko. Ito is from June. Hindi. Nag-start to July. Sure. Nung July, unang sahod, pangalawang sahod, hanggang sa ngayon. So, yung pangbukas, ito pa. Ito pa yung pangbukas. Maging isang ganito dito bukas. Yung sinahod ko today. This month, or this month. So, sumahod ako na. Nung una ko sahod dito is, ano lang, 140. Tapos ngayon, after 2 years, sumahod na ako ng 160. Okay, mga. So, tiniis ko na lang. Kasi wala na ibang choice. Ang hirap mag-apply ng trabaho. Ang hirap maghanap ng trabaho natin. Tiniis ko na lang ito. So, yun ang naipon ko. Magkaroon lang ba ito sa Pinas? Ito is, ano lang ito? 10,000. 10,000 bilang ko ito. Pang bukas ito. Pang gastos nila isang buwan. So, magbilang tayo. Kung magkano nga ba yung inabot. So, inabot. May mga ibang transaction dito na pinapadala ko sa mga dinadirect na lang sa pagana. Ito is sa ano ko to sa pinsan ko. Pinadala ko sa pinsan ko kay Rona Pilyarin. Dito naman sa kaibigan ko sa aming transaction sa business namin na Pilyor kay Ricardo Magnetico. Dalawang beses ako nakapadala sa kanya. Tapos ito kay si Sir yung napadala nito. Sa ano ko din to sa business ko din to na kaibang business na Pilyor din. Maraming beses na akong Pilyor sa PPM. Tsaka ano ba yung isa pa namang business na na-filler din, walang kinita. Tapos ito sa ano, sa IM Global. Pinadala ko to noong ano pa ito? 20 luma na eh. Asa naman yung date dito? February 2018. So ito yun. Tapos ito yung sana namin yung sa tawag niya. Yung sa IM ko ba yun? At saka sa ano, filler din to eh, walang kinita to eh. Ang dami ko ng sinugalan na walang kinita. Tapos, ito, pinadala ko dun sa ex ko. Ex ko daw. Sa boyfriend ko pala. Na, magkano to? Amount nito, 14,000. Tapos dito, maluma. 2017 to. 2017 ko pinadala to. Si Sir din naghulog nito. Sa kapatid ko pinadala, 100 OMR is... Baba pa yung ano nito eh. Palitan mo ka na ba inabot nito? Saan ba yung ito na nito? 12,000 plus. 12,984. Diba? Malaki. Pinakamababa kung ano dito pinadala yung ano yung mga business ko. Ito yung sana ko. 14,000 po. So yung mga receipt ko guys, may 14,000 plus merong
12,000. Hindi magkaparehas eh. Meron ding 13,000. Ito magkano ba ito? Tinapot na ito. 7,900. Kulang ko lang siya mag 8,000. Tapos ito. Ito din ako mababa yata ito. Ah, hindi. Meron pa pang mababa dito. Mga business-business. Mga ibang transaksyon. May 2,600 pa. Ito 8,000. 8,521. Tapos ito. 3,375. 2,430. Diba? Diba? Ang dami. Ito 100 OMR. Kay ano to? Sa kapatid ko ito pinagla. 12,721. Diba? Yun yung mga receipt. Receipt na lang. So, naiipon ko receipt na lang. Yung totoo. Tapos ito is 7,803. Yung 60 OMR. Pinagla ko ito noong si sir din naghulog nito eh. Noong May 27, 2018. Western Union. Iba-iba kasi yung hinuhulugan ko dito eh. Kung si sir dati-dati, si sir naguhulog. Ngayon naman, nung nagkaroon ako ng ID na, ako na yung naguhulog mismo. Ito, pinadala ko to noong June 23, 2018. 180 OMR. Umabot siya ng 24,197.96 Philippine Peso. Ito yung pinambayad ko sa utang. Maraming utang eh. Yung hinuhulugan kong bahay, basta halo-halo na yung ano dyan, yung mga transaction dyan. Tapos ito, date February 2020. Halo-halo na kasi ito eh. Ano na ito? 200. Yung pinagla ko nito 200. Umabot ng... Saan ba ito? Saan yung umabot? 26,215. Diba? Ang laki? Millionaryo na sana ako. Ito. Ito, January 25, 2020. 15,614. Diba? Tapos ito. Ako napadala nito mismo. Nung nag-ID na ako eh. August 2019. Yung pag hindi ako busy, wala akong masyadong trabaho, pwede ako magkulong. Pag ano, pag maraming trabaho eh, inaasa ko na kay boss. So ito yun. Ako ang nakapagulong nito, may pangalan eh. 9,106 ay mama ko pinadala. Tapos ito. Ito, pinadala ko 150 OMR. Sumabot siya ng 20,102 pesos. Tapos ito, December 2019. Ay mama pa rin. 15,545. Tapos, ito. Ay mama pa rin. Pinadala ito ni boss. Through ano? Isikas. Ito yung nag-start nun. Ano ba yun? Nag-start yung ano, COVID yata yun. Ay hindi, ako pala napadala nito dun sa ano. Save sa Muscat Center. Ah, ito pala yun. Ito yun, ako napadala nito eh. May pangalan eh. 140 OMR. Mabot siya ng 18,247. Tapos, ito. Kay mama. Pa rin. Lagi naman kay mama eh. Siyempre. Mabot, pinadala ko is 110 OMR. Mabot siya ng 14,560 pesos. Tapos, ito. Saan ba yun? 140 OMR, 18,138 pesos. 2021 ba ito? Ano ba ito? Date? 2019 pa pala ito. October 24, 2019. Saan ito pala? Express Money. Sa Bidia. Bidia branch. Doon po tinulong sa Bidia. Itong Laximedas. Dito ito sa Nisto. Sa Nisto ko siya pinadala. Ito Mabela. Laximedas. Ito yung Unimony Exchange Video Branch. Dito Mabela Branch. Grabe, ang dami. Ito 50 OMR. Pinadala ko lang siya. Umabot lang siya ng 6,472. Tapos ito 160 OMR. Sa kapatid ko pinadala to. Siya yung may ID nakukuha. Umabot lang siya ng yung 160 OMR is 20,975. So, ganun. Ito, kay Chris pa rin. Yung kapatid ko pinadala. 5,139. Tapos, ito. Umabot siya. 200 OMR yung pinadala ko is umabot siya ng 26,910. Ganun. Minsan, laki yung patira ko eh. Kasi, kaya wala akong naiipon na cash. Puro resibo. Ganun talaga. Buhay. Buhay nga naman. OFW life. Ganito. Ganito lang.
Ito is 3,490. Pwede 7 mga emergency na mga kinakailangan nila. Yun, yun, yun. Madali ang padala. Madali ang padala yung mga, may mga important matters. Charot. Ito, pinadala ko pa rin sa kapatid ko. Dati-dati kasi kapatid ko tagapuha ng perang padala ko eh. Ito, umabot lang siya ng 102 OMR. Charges kasi yung 2 eh. So, inabot lang siya ng 14,066 pesos. Tapos ito, 140 OMR. Mataas-taas pa yung palitan dati. Ang palitan dati kasi 130, 35, 138, may ganun. Umabot siya ng 19,107 pesos. Yung 140 OMR. Tapos ito, pinadala ko siya ng 80 OMR is 10,795. Tapos ito, pinadala ko sa kapatid ko pa rin is 103 OMR. Ah, hindi, 105 pala. 105 OMR. Tapos yung po yung komisyon. 103. Umabot lang siya ng 13,968. Tapos ito, 52 OMR. 6,608. Eastern. Eastern yun. Ito, Cebuana. Cebuana, ano pwede lang nito? Panadala ko siya noong December 27, 2017, 60 OMR, 62,000, ay 62,000, 62 OMR. Umabot siya ng 7,770 pesos. Tapos ito, 100 OMR. Pinadala ko siya sa pinsan ko noong dati-dati pa, bago pa ko rito. Is inabot lang yung pera niya ng 129 yung exchange rate niya dati. Baba din. 12,721 pesos. Ito, sa Western Plan. 100 OMR. Inabot lang siya ng 12,934. Tapos ito, yung kay tita ko, pinadala ko din dati, is 3,785 pesos. 30 OMR. Emergencies yan, mga ganyan. Ito yung mga monthly, mga monthly, mga pangkain nila. Pinadala ko to noong May 25, 2019. 75 OMR is 9,843. Tapos ito naman kay tita ko pa rin, yung 50 OMR is 6,492. Tapos ito, 42 OMR, 5,400. Ito, 102 OMR, 13,954. Ibang transaction yan. Sana yan. Kasulatan ng aming mga binibili. Ito naman is 200 OMR. Pinadala ko siya kay Tito ko, Leonido Sagmon. Kalabay na ba ito? 25,406. Nakin. Kung iipunin ko yun, magkano kaya yung lahat? Yung pera-pera yun. Ito yung pinadala ko noong October 24, 2019, 40 OMR. 4,994. Tapos, ito naman is doon sa may-ari ng bahay na binili ko is, ay hinulugan ko, hinulugulugan ko is 8,344. Doon sa anak niya, 5,400 pesos ang 40 OMR. 7,033 pesos sa kanya pa rin. May-ari ng bahay. Pumahulugan sa bahay yun. Ito pa rin. 5,030 pesos. Hulugan pa rin. Direct sa kanyang bayad. 5,126. Mga amount ka lang kung ko. Mabuhusan ako oras. Ito, 2,446. Ito, bayad utang ko eh. Umutang ako sa kaibigan ko kaya na kay Mary Ann Ofema. Bago pa ako pumunta dito sa Oman, pumunta ko sa kanya ng 2,000 ba yun? Tapos ito, binayaran ko din. Pagdating ko rito yun, lumang-luma naman. Pagdating ko dito sa ako, siya binayaran din. Tapos ito, 4,035 pesos. Uff, dami pa. Nalulula na ako. Ito, 90 OMR is 11,284. Ito, 153 OMR is 19,880. 125 OMR, 15,974.
250 OMR, 18,639. Ito 90 OMR, 11,057 pesos. Ito 150, 18,609 pesos. Ito 80 OMR, 9,831. Ito 80 OMR, 9,730. 95 OMR, 11,613. 52 OMR, 6,240. 50 OMR, 6,180. 50 OMR, 6,035. Hindi magkapareho, no? Yung, ano, yung date dito, hindi magkapareho kasi yung palitan. Ito is October 3, 2020. Ito, July 5, 2020. So, magkaiba. Paras lang yung pinadala ko dito. 50 OMR and 50 OMR. Dito, 6,035. Tapos dito, 6,180. O, diba? Hindi magkapareho. Ito, 52. 6,240. 20. Meron pa pala akong pinadala na 20. Ah, dito sa bagong, ano, mga bagong transaction. 2,245. Ito yung pinadala ko, 10,000. OMR. Pay out amount. Ano ba naman ito nangyari dito? 10,000. 800, eh ito? Ano ba yan? Ano pagkasulat nito? Mali, mali yata ito pagkasulat eh. Instead na 10,084 pesos, yung yata ito dapat, 10,084 pesos, yung point niya nandito. Nandito yung point. Mali, mali. Pero ano yun? Pinadala ko nito is 10,000. Ah, hindi. Ako pala yung naantok mo pala. Pinadala ko is 10 OMR. 10,000 kasi yung 10 OMR is 10,000. Ano yan? Besa. Yung 10 OMR pala to. Kay Lea Julie Bayan. 1,008 pesos. Mga ano to? Mga transaction pa nung... Ay, mga pa-games ko pala to. Oo, mga load. Mga load din yan. Load. Mga pa-games ko nung birthday ko nung nakaraan. Nag-ano ako, nagbayad ako monthly ng load. Yun. Lala ko na. Ah, ito pa. Dalawa. Kaya pa-games ko to sa ano. 12 OMR, 1,287. Dami ko rin pinadala sa kanya. Pailan ba ako? 27 OMR, 3,246. Mga load lang to. Pinagames ko nung ano, sa ano, GC namin. Dati. Ito pa. 10 OMR, 1,025 pesos. Balibulig din mo. Ito. Ibang transaction to. Bayad utang. 35 OMR. Umabot lang siya ng 4,131. Sabi diya to eh. Ito, kaya nino ba to? Kay mama, pinadala. 10,031 pesos. Yung 82 OMR. Express money dito to sana. Bidiya pa rin. 22 OMR kay German Lino lang si Don. Dun sa pamangkin ng sawa ko. 2,700. Okay, mama, 8,582 yung 70 OMR. Another 70 OMR, 8,585. 10 OMR, another transaction is about 1,010 pesos. Ganyan ito yung pinakamaliit ko pa rin. 1,008. Ito yung kay, yung bagong transaction. 3,151. Hindi ko na pangalanan bawal. Bawal. Strictly yung strictly. So yung bago yun. Kasama yun dito. 10 OMR. 12 OMR is 1,262. So kay mama is yung pinagbukas ko sana siya ng ano, ng bank. Eh hindi nakapagbukas. Gumastos lang ako. Wala akong nangyari sa transaction namin. 1,260. So yun. So yun guys yung mga naipon ko. So, ayun. Ayun, ganun kadami yung naipon ko. Huh! Naipon ko lang. Remembrance. Wala, labi. Ang pera-pera to. Malaki-laki na rin to. Mga, umabot na yata ito ng ano, half million. Bukod pa yung sa Jeddah ako. Nandun yung sana. Sa Imus. Dun sa bahay ng kapatid ko. Nandun yung mga resibo. Receipt ng ano ko. Yung unang abroad ko sana sa Jeddah.
Dadahin ko lang ko, baka may parapol na ng mga receipt na mga wife. Hindi baka mabunot yung mga receipt kung magka-million. Kapagod maging OFW. Tapos receipt lang yung naiipon ko. Tapos yun. Yun lang yung kwento ng buhay ko. Na bilang OFW, receipt lang ang naiipon ko. In just 4 years. Pero ang importante, healthy na yung pamilya ko. Ibigay ko naman yung mga pangangailangan nila every month. Pangkain, at kahit pa paano, nagkaroon din ako ng sariling akin na matutuluyan ko soon pag-uwi. Tapos, sa ngayon, hindi pa rin ako makaka-uwi. Meron na yung ano ko eh. Tapos, tawag na ito. Tapos, eto, nag-start na lang ako mag-tipid. So, tipid-tipid, walang laman yung wallet. Yung tipid ka, kung wala na laman yung wallet ko. Tapos bukas, eto, padala naman sa kanila pagkain isang buwan. Tira lang ako ng pang-load. 1, 2, 3, 4, 5. 5 riyal yung sa akin, ikay mama, ano? 80 OMR. So, yung kalahati ng sahod ko is, nandito na sa aking bagong, Guess what? Siyempre, yung anak ko, nag-request na na pa-uwi na ako. So, wala pa rin akong ipon. Kaya sabi ko, yung kalahati kong sahod, start this month, is ilalagay ko na dito sa aking tawag na ito. Bank account. Wifi siya, guys. Maganda siya, pambayad, pang Lazada. Visa. At yung ano, debit. Visa. So, dito ko nilalagay yung ano, ready na rin akong tumanggap kung may gustong magpaabot ng gift for me. Cash na lang. So, yun lang guys. Wala akong magawa ibang content today kasi dalawang beses na ako nagkaroon ng ano, restriction sa ano, sa YTC, sa YouTube channel. Kaya, sabi ko, nakakatamad na yung revenue ko kasi bagsak nang bagsak. Araw-araw na lang bumabagsak. Hindi na umaangat yet. Natatamad na ako magawa ng content. So, ngayon lang guys, ngayon ito, pupost ko ito ngayon. Magkaroon ng laman yung channel ko, magkaroon ng video, ng dagdag. Sana, hindi na magkaroon ng restriction ulit kasi baka yun yung dahilan kaya bumagsak yung revenue ko. Daming nagreklamo na, no, na bumagsak yung revenue nila, yung iba naman, yung subscriber, yung iba naman, watch hour. Ang gulo na, walang gana na rin yun, yung YouTube. Pero kahit pa paano, meron pa naman kunting pag-ase. Sana, kapag naging OFW guys, gusto ko na sanang umuwi. Kaso, wala pang naipon. Ngayon parang mag-start pa lang ako naipon. So, ito pala yung naipon ko, puro resibo. So, sana nga, wala nang problema ang darating. Makakapag-ipon na talaga ako. So, sa ngayon, ready na sana yung ano ko, yung bag ko. Pero wala pang laman. Yung damit ko lang, nire-ready ko lang. Damit ko sana. Sa tawag nito. Naman, ang aking malita. Tara!